Magandang hapon po. Ako po si Police Captain Wilson Ginagales, ang Chief Operation ng Regional Highway Patrol Unit, Mimaropa. Nandito po kami ngayon sa kahabaan ng National Highway ng Oriental Mindoro. Napapatupad po kami ng Intensified Anti-Carnapping Law, PD-96, RA-4136, sa pamumuno po ng aming Regional Chief, Police Colonel Anid U. Mangilin. Pinapanatili po natin ang ating kalsadaan ng maayos at ligtas ang ating mamayan. Ikinasanga ng Regional Highway Patrol Unit, Mimaropa, ang Intensified Anti-Carnapping Operation at pagpapatupad ng mga batas trapiko sa kalsada. Ang mga ganitong operasyon ay araw-araw nang isinasagawa ng HPG Mimaropa sa iba't ibang kalsada sa nasabing rehiyon. Layunin nito na mas palaganapin pa ang kaayusan at kaligtasan ng ating mga kalsada at mga kababayan nating motorista. Kasabay na rin dito ang pagbibigay ng disiplina sa mga patuloy at paulit-ulit na lumalabag sa mga batas trapiko sa kalsada. Sa operasyong ito ay binigyang diin din ang pagpapatupad ng Presidential Decree No. 96 o Unlawful Use of Sirens, Blinkers and Other Similar or Flashing Devices. Ngunit sino nga ba ang mga autorisado na pwedeng gumamit ng mga bagay na ito? Alamin po natin ang tamang pagkabit. Kung sino po ang narapat magkabit ng PD-96, ito po ay narapat lamang po sa PNP, fire at sa ambulansya. Kung kayo po hindi na panggit under ng PD-96, hindi po kayo pwedeng magkabit ng gayong mga lead lamp o fog lights na nakasilaw po sa mga motorista at delikado po upang makaiwas po tayo sa mga diskrasya sa daan. Ang operasyong ito ng HPG Mimaropa ay nakapagtala naman ng 43 traffic violation tickets na binubuo ng 32 temporary operators permit o TOP at 11 traffic citation tickets o TCT ang naibigay sa mga pasaway na motoristang lumabag sa iba't ibang batas trapiko sa kalsada. Samantalang isang motorsiklo naman ang na-impound ng HPG at 3 LED lamp naman ang nakumpiska sa nasabing operasyon. Sumunod sa batas trapiko, yan ang paalala ng HPG sa lahat ng mga motoristang gumagamit ng ating mga kalsada. Dahil ang kaligtasan mo at kaligtasan ng iba pang gumagamit ng kalsada ay nakasalalay sa disiplina at tamang paggamit nito. Asahan yung mananatiling masigasigang HPG sa gampanin na palaging handang ipakita sa ating mamamayan na ang pagsunod sa batas at pagtutulungan sa lahat ng panahon ay kinakailangan para sa ikauunlad ng bansa at pagbabago ng ating lipunan. Kami ang Highway Patrol Group, ang kakampinyo sa kalsada na patuloy na magbibigay ng serbisyong HPG dahil dito sa ating bagong Pilipinas. Ang gusto ng pulis, ligtas ka. At sa iba pang balitang serbisyong HPG, tumutok lamang sa aming YouTube channel at Facebook page na Police News Network. Mula sa tanggapan ng kakampinyo sa kalsada at sa pamumuno ng aming buting direktor, Police Brigadier General J.R. Cumigada, ako ang inyong PNN Correspondent Patrolman Mark Roland Periciano para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Hindi na nga nakapalagpa ng aresto ng North Cotabato Provincial Highway Patrol Team ang isang babaeng may warrant o pares sa paglabag sa Section 6 ng Republic Act No. 8042 o the Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995 na naamyendan ng Republic Act No. 1022. Kinilala ang suspect na si alias Jonah, 41 taong gulang na taga Dumaguete City. Nagbigay naman ng pahayag si Police Major Robin J. D. Fajardo sa nasabing operasyon. We have successfully arrested Jonah for violation of Section 6 of RA 8042 or otherwise known as the Migrant Workers and Overseas Filipino Act. So may nagbigay po sa atin ng information na itong si Jonah is nandito sa area ng Kidapawan. At the same time, meron po siyang existing na warrant of arrest. Upon verification sa Laguna Police Station, so ito pong babae na ito ay mayroong kinakaharap ng mga kaso which is non-bailable. Upon verification, marami po siyang pangalan na ginagamit sa tulong po ng ating information network. Positive po at na-aresto po natin. Sa bisa nga ng warrant o pares ay nahuli ang nasabing suspect na nilagdaan ni Honorable Marlene M. Reyes Agama, Presiding Judge ng Regional Trial Court, Branch 33, Siniloan, Laguna, na walang nirekomendang piyansa. Ito naman ang paalala ng HPG sa ating mga kababayan. Operation po ng Highway Patrol Group ay wala pong pinipili kung anumang oras or gabi po. 24/7 po nag-ooperate po tayo. At the same time, kung mayroon mga insidente o mayroon mga information about sa mga krimen, lagi pong handa ang Highway Patrol Group para po tayo ay tumugon at rumisponde sa ating mga kababayan. Ugaliin po natin na ting mapagmatsyag. Sikapin po natin na i-verify or i-validate lahat po ng ating mga katransak. Sa dami-dami po ng scammer ngayon, i-verify po natin, no? Tinanong po natin, lalong-lalo na sa Stocks and Exchange Commission, kung legit po ba yung mga agency. Pansamantalang nasa kustodiya ng Kidapawan City Police Station ng suspect para sa dokumentasyon at tamang disposisyon habang inaantay ang pag-arap nito sa korte.
Kami ang Guardian of the Highways, ang kakampi nyo sa kalsada na patuloy na magbibigay ng serbisyong HPG dahil dito sa ating bagong Pilipinas. Ang gusto ng pulis, ligtas ka. At sa iba pang balitang serbisyong HPG, tumutok lamang sa aming YouTube channel at Facebook page na Police News Network. Mula sa tanggapan ng kakampi nyo sa kalsada at sa pamumuno ng aming buting direktor, Police Brigadier General J.R. Cumigad, ako ang inyong PNN correspondent Patrolman Mark Roland Feliciano para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Kalaboso ang lalaking ito sa loob ng isang hotel sa Tagaytay City sa ikinasang entrapment operation ng Regional Anti-Cybercrime Unit 4A kasama ang Tagaytay City Police Station. Ang naarestong suspect ay kinilala bilang si alias Kyle, 21 anyos at residente ng Antipolo City. Ayon sa biktima, noong Mayo ng taong kasalukuyan, nakatanggap ito ng mensahe sa kanyang Facebook Messenger mula sa di kilalang account na naglalaman ng kanyang mga masiselang larawan at video. Pinagbantaan pa umano siya nito na ipapakalat ang mga nasabing larawan at video sa kanyang pamilya kung hindi ito makikipagkita sa kanya. Nasasangkot ngayon ng suspect sa patong-patong na kaso na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act. Kasalukuyang nakapiit ang suspect sa Tagaytay City Police Station para sa dokumentasyon at disposisyon ng kaso. Hinihimok natin ang lahat ng taga-subaybay at manonood na iwasan natin ang pagbibigay ng mga sensitibong larawan at video maski sa kaninong tao man. Gayon din, maging kaalaman sana ito ng lahat na ang pagpapakalat ng mga pribadong larawan at video ay may karampatang parusa. Mula dito sa Campo Crame, ako si Patrolwoman Mary Grace Artizuela, nagbabalita para sa Police News Network, Alagad ng Batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Arestado ang dalawang drug suspect matapos mahulian ng kapulisan nang hinihinalang shabu sa isinagawang bypass operation sa Esperanza Lodging House, Barangay Dalakit, Catarman, Northern Samar. Pasado alas 9 ng umaga ng ikasawang operasyon ng mga tauhan ng Catarman Municipal Police Station at Provincial Drug Enforcement Unit Northern Samar Police Provincial Office sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency 8. Ang naturang bypass operation ay nagresulta sa pagkaresto ng mga suspect at pagkakumpiska ng na pakete ng hinihinalang shabu na may timbang na 40 gramo at isang 1,000 peso bill na bypass money at isang unit caliber 45 piston na may dalawang magazines at may 10 bala. Ang mga suspect ay mahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ang matagumpay na operasyon ay bunga ng walang humpay na kampanya kontra illegal na droga ng Northern Samar PNP upang panatilihing ligtas at payapa ang nasasakupang komunidad tungo sa drug-free na bagong Pilipinas. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Kiaki, Alagad na Batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Patay ang dalawang individual matapos itong manlaban at makuha na ng hinihinalang shabu at mga ilegal na baril sa isinagawang operasyon ng mga otoridad ng Bonggaw MPS sa Barangay Poblasyon Bonggaw, Tawi-Tawi noong ikalima ng Hulyo taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Roy R. Zandua, hepe ng Bonggaw MPS, ang mga nasawing suspect na sina alias J, 24 anyos, at alias Alan, nasa Hustong Gulang na pawang residente ng naturang lugar. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Zandua, bandang 9:03 ng gabi nang makatanggap ng ulat ang naturang istasyon galing sa isang concerned citizen tungkol sa kasalukuyang bentahan ng ilegal na droga sa Bonggaw Public Market, Barangay Poblasyon Bonggaw, Tawi-Tawi. Agad namang tinungo ito ng mga otoridad ng Bonggaw Municipal Police Station, katuwang ang 1405 Regional Mobile Force Company, Regional Mobile Force Battalion 14B, ngunit nang matunugan ito ng mga suspect, agad nilang pinaulanan ng bala ang mga otoridad na nagresulta sa palitan ng putok at pagkakasawi ng mga naturang suspek. Bukod dito, nakumpiska mula sa mga suspek ang dalawang piraso ng heat seal transparent sachet na naglalaman ng pinaniniwala ang shabu na may timbang na 5 gramo at nagkakahalagang 34,000 pesos. Isang unit ng caliber 45 STI Edge na may serial number na 15630, 5 live ammunition, isang unit ng caliber 45 M1911A1
na may serial number na 181572 at may kasamang 7 live ammunition, isang cellphone at isang piraso ng coin purse na naglalaman ng 70 pesos. Ang bangkay ng mga nasawing suspect ay dinala sa Datu Halon Memorial Hospital habang ang mga nakumpiskang ebidensya ay nasa kustodiya ng Provincial Forensic Unit Tawi-Tawi para sa pagsusuri at wastong disposition. Mahigpit namang pinapatupad ng pambansang pulisya ng Pilipinas ang isinusulong ng ating gobyerno, partikular ang ating mahal na Pangulong Ferdinand E. Marcos Jr., na tugunan ang kampanya kontra kriminalidad at tsakin ng kapayapaan at seguridad sa ating bansa tungo sa bagong Pilipinas. Mula dito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Rodessa Galiego, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Tinatayang 50 gramo na hinihinala sa buo ang nasamsam sa ikinasang drug by bus operasyon ng mga operatiba ng PMP Deg SOUT sa barangay Makabalan, Cagayan de Oro City. Inilala ang drug suspect na si alias Migo, 35 taong gulang na isang high value individual. Bilangin mo muna sir, ilan yan? Sa ikinasang drug by bus operation ng mga operatiba ng PMP Deg SOUT ay nagresulta sa matagumpay na pagkakatakip sa suspect at pagkakakumpiska ng 50 gramo na hinihinala sa buo na may standard drug price na 340,000 pesos. Out of those 180 plus nga drug personality nga hata ka na to. Medyo karon among gi deles ng uban, no? Kaya ang uban nangatakpan, ha? Adunan na rin nabilin yung mga more or less mga sinta. So, out of those 80, na ay under karon sa atong community-based nga kining sabadak na to, na program. So, na ay mga 36. So, more or less kung kining uban nangatakpan, ha? Kung ato kining mapuha ang ibang tanan, sama na ini karon. Naharap ngayon ang high value individual na suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Police Regional Office 10, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Joshua Fajardo. Alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Nasabat ang tinatayang 5,640,600 pesos halaga ng smuggled cigarettes sa isinagawang anti-smuggling operation ng mga otoridad ng Patikul MPS sa Barangay Patikul Higad, Patikul Sulu noong ika-4 ng Hulyo taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Major Kier John Cilianyo, Chief of Police ng Patikul MPS, ang suspect na si alias Elvis, 21 taong gulang at residente ng Barangay Gandusili, Patikul Sulu. Ayon kay Police Major Lianyo, bandang alauna ng madaling araw nang ikasa ang operasyon ng mga otoridad ng Patikul Municipal Police Station at 4th Regional Mobile Force Company RMFB-14 na nagresulta sa pagkakaaresto ng nasabing suspect. Nasabat mula sa naturang operasyon ang 190 boxes ng smuggled na sigarilyo na binubuo ng 50 kahon ng Astro Cigarettes na nagkakahalagang 2,850,000 pesos, 18 kahon ng GIF cigarettes na nagkakahalagang 1,026,000 pesos, 15 kahon ng VX cigarettes na nagkakahalagang 855,000 pesos, 3 kahon ng Fort cigarettes na nagkakahalagang 171,000 pesos, 4 na kahon ng Mighty cigarettes na nagkakahalagang 228,000 pesos, 5 kahon ng Champion cigarettes na nagkakahalagang 285,000 pesos, 2 kahon ng Winsboro cigarettes na nagkakahalagang 114,000 pesos, 15 rims ng Champion cigarettes na nagkakahalagang 60,000 pesos, at 43 rims ng Astro cigarettes na nagkakahalagang 51,600 pesos na may kabuang halagang 5,640,600 pesos. Ang naarestong suspect ay kasalukuyang nasa kustodiya na ng Patikul MPS para sa karagdagang imbestigasyon, samantala ang mga nakumpiskang kontrabando ay isinuko na sa Bureau of Customs para sa tamang disposisyon. Patuloy ang mga kapulisan ng Sulu PNP sa mas lalong pagpapaigting ng kampanya kontra smuggled cigarettes upang masiguro ang kaligtasan ng bawat mamamayan.
Mula dito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrol Woman Veronica Lagi, alagad ng batas, taga-taguyod ng balitang pulis. Aktibong nakilahok ang Barangay Peacekeeping Action Team sa isinagawang basic self-defense and arresting technique ng mga tauhan ng Tarlac City Police Station dito sa Kaisa Convention Hall, Tarlac City. Ang aktibidad na ito ay pinamunuan ni Police Lieutenant Colonel Cian Logroño, Acting Chief of Police ng Tarlac City Police Station, katuwang ang Department of the Interior and Local Government at sa suporta ng lokal na pamahalaan ng Tarlac City sa pamumuno ni Mayor Cristy Angeles. Kasabay nito ay namigay din ang Tarlac City Police Station ng mga gamit para sa pagpapatrolya ng mga Barangay Peacekeeping Action Team sa kanilang lugar. Samantala, tinuruan din ng iba't ibang basic self-defense and arresting technique ang mga membro ng Barangay Peacekeeping Action Team ng Tarlac City upang magamit ito sa kanilang sinumpaang tungkulin. Yung binigyan kami ng mga kagamitan namin sa barangay, lalo na kay Mayora, sa kapulisan, nagpapasalamat po kami sa binigay nilang gamit sa aming pagroronda. Layunin ng aktibidad na ito na bigyan ang mga BPATS ng mga kailangang kasanayan at kaalaman upang mabisang maisagawa ang kanilang mga responsibilidad sa pagpapanatili ng kaligtasan at kapayapaan sa loob ng kanilang barangay. Sa pagsasara nito, ating sisimulan ang pag-unawa sa mga batas, mga tamang proseso sa pagpapatupad ng batas, at mga paraan kung paano natin may mapatupad ang mga ito sa ating barangay. Malalaman din natin ang mga diskarte sa pagresolba ng mga atitudin at ang pagkakaroon ng kasalanan sa pakikipag-ugnayan sa ating kapwa mamamayan. Isa na ang inyong pagdalo at dedikasyon sa pagsasanay nito ay maglalagay sa inyo sa harap ng pagkakataon na maging modelo ng disiplina at kahusayan sa ating komunidad. Sa bawat kapag ng ating natahakin, magkakaroon tayo ng pagkakataon na makapagambag ng positibong pagbabago at pagulat sa ating barangay. Patuloy ang maigting na ugnayan ng pulisya at Barangay Peacekeeping Action Team, lalo na sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan ng pamayanan tungo sa bagong Pilipinas. Mula dito sa Kaisa Convention Hall, Tarlac City, ako ang iyong PNN correspondent, Patrol Woman Digna Jane Tenorio Malubay, alagad ng batas, taga-taguyod ng balitang pulis. Arestado ng mga otoridad ang dating nakulong sa kasong robbery sa sinagawang drug buy-bust operation sa City Drug Enforcement Unit sa Barangay Lobok, tapos Iloilo City noong ika-6 ng Hulyo taong kasalukuyan. Inilala ang suspect na si alias Toto, 40 anyos residente ng nasabing barangay at dating preso sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa dahil sa kasong robbery. Ayon kay Police Lieutenant Nick Gallego, team leader ng CDU, naaresto ang suspect matapos nabilihan na nagpanggap na police poster buyer ng isang sachet na pinaghihinala ang shabu na nagkakahalaga ng 7,000 pesos. Na-recover pa ang karagdagang 18 sachet na pinaghihinala ang shabu na may kabuhang timbang na 70 gramo at nagkakahalaga ng 476,000 pesos at buy-bust money. Kasalukuyan sa kustudiya na ng pulisya ang naturang suspect para sa tamang disposisyon ng kanyang kaso at mahaharap sa kasong may paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patunay lamang ang dedikasyon ng Iloilo City PNP na matigil ang paglaganap ng illegal na droga hindi lang sa isang lugar pati na sa buong Western Visayas. Mula dito sa Iloilo Police Provincial Office, ako ang inyong Police News Network Correspondent Patrolwoman Reza Valencia, alagad ng batas, taga-taguyod ng balitang pulis. Limang pamilyang Aita sa Zinundungan Valley Bayan ng Rizal, Cagayan, nakatanggap ng samut-saring tulong sa pamamagitan ng Project CASI o Comprehensive Assistance to Students and Indigenous People ng First Cagayan Provincial Mobile Force Company. Nitong 3 ng Hulyo taong kasalukuyan, ang kapulisan ng First Cagayan PMFC ay namigay ng tulong sa ilang kababayan nating Aita
Ilan sa mga natanggap nila ay 5 kilong bigas, first aid kit, hygiene kit, water jug, vitamins at iba't ibang medisina. Bahagi rin ng aktibidad ay ang tree planting activity na kung saan 50 mahogany seedlings ang naitanim na bahagi ng Project Avatar o Alliance for Volunteer Actions in Tree Planting and Aquatic Resources ng First CPMFC. Kasunod nito ay ang pagkakaroon ng maikling pagtalakay ni Police Lieutenant Colonel Kasaway, Force Commander, patungkol sa Project CASI o Comprehensive Assistance to Students and Indigenous People at Executive Order No. 70 on National Task Force to End Local Communist and Armed Conflict sa mga nabigyan ng nasabing tulong. Bahagi rin ito ng 29th na pagdiriwang ng Police Community Celebrations o PCR Month at kabuuang hangarin ng Executive Order 70 para makamit at mapanatili ang katahimikan at kaayusan sa bayan. Ang pambansang pulisya ay hindi titigil sa paghahatid ng tulong sa mga liblib na lugar, lalo na sa mga kapatid nating mga agta. Bahagi rin ito ng pagkakaroon ng maayos, maunlad at ligtas na pamayanan tungo sa bagong Pilipinas. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mika Enriquez, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Kasalukuyang isinasagawa ang cleanup drive activity kaugnay sa PCR Month 2024 dito lamang sa Lapasan Coastal Road, Cagayan de Oro City. Aktibong nilahukan ng mga force multipliers and advocacy group sa isinagawang coastal cleanup drive sa Lapasan, Cagayan de Oro City nito lamang ika-6 ng Hulyo taong kasalukuyan. Ang naturang aktibidad ay nilahukan ng Carancho Lumbia Chapter, Climbs Life and General Insurance Cooperative, Cookpo Multipliers at Coast Gun Volunteers Incorporated. Nakiisa rin ang mga personahe ng Regional Police Community Affairs and Development Unit 10, katuwang ang Bureau of Fire Protection and Bureau of Jail and Management Penology. Ato ang kapulisan sa Cagayan de Oro City Police Office, kauban ang ato ang different stations sa police sa Cagayan de Oro. Nag-invite sa ato ang mga sa ato ang Kukpo Force Multipliers, sa ato ang mga faith-based group mag-join aning niang ato ang activity karon, particularly aning coastal cleanup drive diri sa Barangay Lapasan sa coastal area nila. In line ni siya sa ato ang celebrate the 29th PCR month anniversary. Og this is also part of our kaligkasan activity sa PNP. So we are encouraging the people ato ang mga force multiplier to join the PNP because with their support we can give effective service to the people. Salamat sa mga urban lugar mga organization nga pag sa cleanup drive karon nga para mas malimpyo na yung atong kadagatan o dapin sa kadagatan para dagan pa kung na yung mga isda lugar nga kan mababuhi yun para limpyo ang kadaplinan. Pasalamat po sa tanang mga grupo nga nakakaroon yun kabilis kapulisan. Kapit-bisig na naglinis ang naturang mga grupo na nagkolekta ng mga sako-sakong mga basura sa nasabing lugar. Ang aktibidad na ito ay naglalayong magtaguyod ng pakikiisa at kooperasyon ng komunidad sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalinisan sa kapaligiran. Mula dito sa Northern Mindanao, ako ay yung Police News Network correspondent, Patrolwoman Danessa Berdos, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Arestado ang isang nakatalang most wanted person ng Southern Police District dahil sa kaso nitong robbery. Kinilala ang naarestong akusado na nasa rank 10 most wanted person na si alias Vandolf 50 anyos na inaresto sa bahagi ng barangay San Isidro, Paranaque City. Nakaraang buwan lamang at sa tulong ng confidential informant, matagumpay na isinilbi ng mga tauhan ng warrant and subpoena section ng Paranaque PNP sa kanya ang warrant of arrest na inilabas ni Honor Victor Aguban ng RTC Branch 255 Paranaque City noon pang Enero taong kasalukuyan. Makalipas lamang ng 5 buwan ay tuluyang napasakamay na ang akusadong nagkasala sa kasong robbery with physical injuries at may kaukulang piyansa naman na 100,000 pesos. Ang robbery niya is committed by a band. Ibig sabihin po, may apat sila armed with firearms, yan pang definition ng bando.
habang wala yung mag-asawa na isang Pilipina at isang Malaysian national dun sa kanilang bahay, ninakawan ang grupo ni ating accused na si Bandol. Siya lang po ang na-identify ng mga victim natin. Kaya siya po ang nakasuhan. Sa ngayon, ang akusado ay nakakulong sa city jail ng nasabing lungsod. Mula dito sa Southern Police District, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Rena Joyce M. Delire, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Nasa bat ng butuan PNP ang 102,000 halaga ng ilegal na droga sa isang high-value individual sa Purawan, Cebuano, Barangay Sumihilon, Butuan City. Bandang alas 6:55 ng umaga, nito lamang Hulyo 5, taong kasalukuyan. Nilala ni Police Colonel Marco B. Arquinue, BCPO City Director, ang naaresto na si alias Loklok, 24 na taong gulang lalaki, may live-in partner at residente ng Barangay Sumihilon, Butuan City. Sa operasyon, nasa bat ng mga operatiba ang 23 pakete ng ininalang shabu na may tinatayang timbang na 15 gramo na may standard drug price na 102,000 piso. Naging matagumpay ang operasyon sa pinagsanib na pwersa ng Station Drug Enforcement Unit Butuan City Police Station 4 katuwang ang PDEA Agusan del Norte Provincial Office. Nasa kustodiya na ngayon ng Butuan City Police Station 4 ang naarestong suspect at nakumpiskang ebidensya ng droga at hindi droga para sa kaukulang disposisyon. Mula dito sa Police Regional Office 13, ako ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Karen A. Malilin, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Arestado ang isang lalaki na tulak ng ilegal na droga sa ikinasang drug bypass operation ng pinagsanib na pwersa ng Bato Municipal Police Station at Provincial Intelligence Unit ng Catanduanes PPO sa pakikipag-ugnayan sa PDEA Region 5 nito lamang buwan na Hunyo taong kasalukuyan sa Barangay Kabugaw, Bato, Catanduanes. Ayon kay Police Major Kenneth Ding C. Gutierrez, Chief of Police ng nasambit na himpilan, ang arestadong lalaki na residente ng nasabing lugar ay kabilang sa regional target high-value individual ng rehiyong Bicol. Ayon pa kay Police Major Gutierrez, pasado alas 10 ng gabi nang maaresto ang nasabing suspect at na-recover ang ibinenta niyang isang pirasong plastik sa Shea na naglalaman ng pinaghinalaang shabu, 500 pisong papel na siyang ginamit bilang mark money, 500 pisong papel, 500 piso na budol money at iba pang non-drug items. Samantala, ang nasabing suspect ay nasa kustudiya na ng Bato MPS para sa kaukulang disposisyon at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy naman ang maigting na operasyon na isinasagawa ng Bato PNP kontra illegal na droga at nananawagan sa komunidad na makipagtulungan upang mahuli ang mga sangkot dito. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis ay ligtas ka. Mula dito sa probinsya ng Catanduanes, ang The Happy Island ng Kabicolan, ako ang inyong PNN correspondent, Police Staff Sergeant Quintana, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Arestado ang top 5 most wanted person municipal level sa ikinasang law enforcement operation ng Zamboanga City Police Office sa Purok 6 Barangay Poblacion Ramon Magsaysay, Zamboanga del Sur noong Hulyo taong kasalukuyan. Kinilala ang naarestong suspect na si alias Benny, 35 taong gulang, walang asawa, driver at residente ng Purok 2 Barangay Esperanza Ramon Magsaysay, Zamboanga del Sur. Alas 8 ng umaga nang maaresto ang akusado dahil sa pinagsanib pwersa ng mga tauhan ng Zamboanga City Police Station 4, Zamboanga City Police Office at sa koordinasyon sa Ramon Magsaysay Municipal Police Station, Manolo Fortich Municipal Police Station, Bukidnon Police Provincial Office sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong rape na walang inirekomendang piyansa. Ang akusado ay dinala sa Ramon Magsaysay Municipal Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang pambansang pulisya ay tulong-tulong sa pagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan ng komunidad tungo sa nagkakaisang layunin na progresibong bagong Pilipinas. Ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Zamboanga Peninsula, ako ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Charlene Rose Tumangan, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Arestado ang top 5 regional level high value individual sa isinagawang bypass operation ng Maa Police Station sa Purok 26A, Bypass Road, Barangay Maa, Davao City, nito lamang ikapito ng Hulyo taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Major Kevin Lou D. Gareng, officer in charge ng Maa Police Station, ang suspect na si alias Ladin,
23 anyos, construction worker at residente ng kilometer 24, Purok 7, Inabanga, Barangay Bunawan, Davao City. Naaresto ang suspect sa pinagsanib na pwersa ng MAA Police Station Station Drug Enforcement Team, Davao City Police Office City Drug Enforcement Unit, 1st Davao City Mobile Force Company, 1105 MCR MFB 11 at PDEA. Na-recover naman mula sa suspect ang 11 gramo ng shabu na may standard drug price na 74,800 pesos, isang pakete ng sigarilyo, sling bag, personal money at by bus money. Ang suspect ay nasa kustodiya na ng nasabing istasyon upang dumaan sa tamang disposisyon at maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, ang laban kontra kriminalidad ay patuloy na pinapaigting ng Police Regional Office 11 sa pamumuno ni Regional Director Police Brigadier General Nicolas Ditor III, alinsunod sa kampanya ng Bagong Pilipinas na panatilihin ang kapayapaan at kaayusan tungo sa pagsulong ng bansa. Mula rito sa Police Regional Office 11, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Shaira Rose Aquino, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Himas-rehas ang dalawang lalaki kabilang ang isang 27 anyos na tulak ng droga na miyembro ng kilabot na Bahala na Gang sa ikinasang by-bust operation ng Manila Police District sa kahabaan ng Mabini Street, Barangay 701, Malate, Manila. Ayon sa ulat ng NPD, nasa kote ng Malate Police Station 9 ang suspect na si Maverick alias Baba, kilabot na miyembro ng Bahala na Gang at residente sa Balingit Street, Barangay 710, Malate na sinasabing tulak ng droga sa kanilang lugar. Nasa kote rin ang kasama ni alias Baba na si alias Angkong, 24 na anyos na residente sa Benite Street, Gamban Street, Cabrera, Pasay City. Base sa impormasyon, magkasabuat sa kalakaran ng droga ang dalawa na kapatumatawid sa pagpapakalat ng droga sa Malate at Pasay. Nabatid sa mga operatiba ng MPD PS9 na mahigit isang linggo nilang isinailalim sa surveillance ang suspect sa kanilang lugar dahil na rin sa positibong impormasyon mula sa mga concerned citizens sa komunidad. Nasabat sa mga suspect ang 5 pakete na naglalaman ng shabu na tinatayang may timbang na 47 gramo at may standard drug price na 319,600 pesos. Kaugnay dito, naharap sa kasong paglabag sa Section 11, Article 2, RA 9165, si alias Angkong habang ang tulak ng droga ni si alias Baba ay Section 5 and 11, Article 2 of RA 9165 na kapwa nakadetine sa naturang presinto. Ang matagumpay na pagkatiklo sa dalawang suspect ay resulta ng pinaigting na intelligence-driven operation at magandang pakikitungo ng pulisya sa komunidad. Mula dito sa Manila City, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Abigail Rojas, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Voluntaryong nagbalik-loob ang isang miyembro ng New People's Army sa himpilan ng 2nd Samar Provincial Mobile Force Company sa Barangay Pabanog, Paranas, Samar. Ang pagbabalik-loob nito ay resulta ng patuloy na panawagan at negosasyon ng 2nd Samar PMFC kasamang 802nd Maneuver Company RMFBA. Ang nagbalik-loob ay nasa ilalim na ng kustodiya ng 2nd Samar PMFC para sa dokumentasyon at tactical interview bago sumailalim sa programa ng ating gobyerno na Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIT. Samantala, nakatanggap naman siya ng agarang tulong pinansyal mula sa kapulisan. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Palafox, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Himas-rehas ang babaeng nahulihan ng 7.1 million halaga ng hinihina ng shabu sa isinagawang by-bust operation ng Cebu City PNP sa Sitio Lumboy, Barangay San Roque, Cebu City. Kinilala ni Police Major Lindbergh Castigador Yango, Station Commander ng Police Station 3, Cebu City Police Office, ang high-value individual na suspect na si Farah, 48 anyos at residente ng 242N Stockton Village, Barangay Punta Princesa, Cebu City. Ayon sa ulat ng pulisya,
bandang na stress 50 na madaling araw na ikinasa ng kapulisan ang by-bust operation na nagresulta sa pag-aresto ng suspect at pagkasabat ng 12 plastic packs ng hinihinalang shabu na may timbang na 1,050 gramo at may standard drug price na 7,140,000 pesos, by-bust money at coin purse. Ang matagumpay na operasyon ay bunga ng pinagsanib pwersa ng Police Station 3 at Regional Intelligence Division 7. Ngayong adlaw, kanatong tanan, ako si Police Major John Linbert Castigador Yango, ang kasabtangang hepe dito sa Waterfront Police Station 3, Cebu City Police Office. Under sa liderato sa among energetic buutan o maayong tao nga City Director na si Police Colonel Ireneo Bacarinas Dalugdog, City Director sa Cebu City Police Office. Ning bagwahay pa lang ang kaganihang kadlawon na nasatay na dakpan nga involved sa illegal nga droga. Kuntik pamaliga, tighagbong o source sa dakong supply sa illegal drugs. Gani ang atong nakuha kaganihang kadlawon mga usa ka kilo o 50 gramos. So ubay-ubay kini kung mukatap kini sa kada barangay, daghan jud ang posibleng mabuang niini. So ako lang hangyo sa kadaghanan, labi na sa mga tao nga dili gusto ma-involve aning mga illegal nga kalihukan sa mas illegal nga druga, kung mahimo kung natay mamatikdan, i-report gidayon na nato sa kapulisan, sa nearest police station or sa bisan kinsang police nga atong makita na nasa kadalanan, huwag mas maayo makuha nato ang kompleto ngalan niini, labi na kung silingan na nato ang maungtig pamaligya o droga. Sa hilom nga paagi, pwede rin natong i-sekreto o report aron ato ning maaksyonan ang gidayon. Huwag dili na mukatap sa kada barangay kani mga illegal drugs, labi na prone na ang mga kabatanunan, mostly mga estudyante. So dili ta makadawat or dili ta makaako siguro tanaw sa atong silingan nga nabuang tungod sa illegal nga droga. So magkinahanglan mi sa inyong tabang, kamo nga na mismo sa komunidad, magtinabangay ta na kami mabuhat mi sa among trabaho aron pagsikop o pagdakop ining mga tao nga involved sa illegal drugs. Daghang salamat o maayong buntag kanatong tanan. Nagbigay naman ang mensahe si Police Colonel Ireneo B. Dalugdog, City Director ng Cebu City Police Office. Congratulations sa ating mga kapulisan sa Cebu City Police Office sa kanilang puspusang kampanya laban sa illegal na droga. Nagpapasalamat din po ako sa ating mga kababayan dito sa Cebu City sa kanilang kooperasyon at pagtitiwala sa ating mga kapulisan sa pagbibigay ng impormasyon na nagresulta sa matagumpay na pag-aresto sa mga suspects. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat. Ang kapulisan ng Cebu City ay patuloy na paigtingin ang kampanya laban sa illegal na droga at anumang uri ng kriminalidad dahil sa bagong Pilipinas, gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Cebu City, ako yung Police News Network Correspondent, Patrolwoman Nikki Acanedo, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Nasa kote ng mga operatiba ng Pasig City Police Station ang dalawang lalaking suspect bandang alas 9:45 ng gabi sa kahabaan ng San Buenaventura Street, Barangay Bagong Ilog, Pasig City. Kinilala ang mga naarestong suspect na si alias Joy, 48 taong gulang, at alias Jay, 35 taong gulang na kapwa residente ng Pasig City. Pinangunahan ng Pasig City Police Station Drug Enforcement Unit ang naging operasyon kasama ang Station Intelligence Section at Kanyogan Police Substation ng istasyon. Nakumpiska ng otoridad ang 4 pakete ng hinihinalang shabu, isang kulay violet na pitaka at mga perang ginamit bilang by-bust money. Ipinaaalam naman sa mga suspect ang uri ng kanilang pag-aresto at ang kanilang mga karapatan sa ilalim ng konstitusyon.
Dinala ang mga ito sa naturang presinto upang sampahan ng kasong paglabag sa Section 5 at 11, Artikulo 2 ng RA 9165 o mas kilala bilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Wala naman humpay ang Pasig PNP sa pagsasagawa ng mga operasyon upang matiyak ang mas ligtas at mapayapang Pasig City. Mula dito sa Pasig City, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrol Woman Abigail Rojas, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Matagumpay na naaresto ng Regional Maritime Unit 7 ang isa sa top most wanted person sa rehiyon sa Garden Bloom Subdivision, Barangay Kotkot, Liloan, Cebu. Ang sospek, isang 37 taong gulang na lalaki mula sa Kanamokan, Compostela, Cebu, ay naaresto sa ilalim ng Copland Angel para sa di umano'y paglabag sa Republic Act 8353 na kilala bilang Anti-Rape Law of 1997. Ang warrant of arrest na inilabas ng RTC, 9th Judicial Region, ay walang inirekomendang piyansa na nagpapakita ng bigat ng kaso. Ang operasyon na ito ay pinagsanib ng pwersa ng RMU 7, RMU 9 at ng Liloan Police Station na nagpapakita ng dedikasyon ng Philippine National Police sa pagpapatupad ng batas at pagtiyak ng kaligtasan at seguridad ng ating mga komunidad. Ang sospek ay kasalukuyang nasa pangangalaga ng RMU 7 habang hinihintay ang susunod na mga hakbang sa legal na proseso. Ang Maritime Group ay patuloy na paiigtingin ang kampanya kontra kriminalidad alinsunod sa programa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na puksain ang anumang kriminalidad sa bansa sa pamamagitan ng agarang aksyon para makamit ang isang maayos, mapayapa at maunlad na bagong Pilipinas. Mula rito sa tanggapan ng Marinong Police, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Maripis Alvarez, para sa Police News Network, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Police. Napasakamay ng PNP Isabela ang dalawang magsasaka na sina alias Greg at alias Miko na naaresto sa kasong RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at Section 11 ng RA 9165 o Possession of Dangerous Drugs nito lamang ikalima ng Hulyo taong kasalukuyan sa Purok 7, Barangay Bagnos, Aurora, Isabela. Batay sa report, habang nagsasagawa ng mobile patrol ang Aurora Police Station ay nakatanggap na impormasyon mula sa isang concerned citizen na di umano'y may dalawang lalaking nakatambay sa harapan ng isang gusali sa kahabaan ng provincial road sa nasabing barangay na kung saan isa sa kanila ang may hawak na baril. Agad na pinuntahan ng mga kapulisan ang nabanggit na lugar upang maberipika ang impormasyon at nakita nga ng rumisponding kapulisan ang isang lalaki na may hawak na baril. Hinanapan ang lalaki ng kaukulang papeles ng nasabing baril, ngunit wala itong maipakita dahilan ng kanyang pagka-aresto. Pagkatapos ng nasabing operasyon, isinagawa naman ang inventaryo at pagmamarka ng mga nakumpiskang mga ebidensya sa pinangyarihan ng operasyon sa presensya ng mga suspek na nasaksihan naman ng mga inimbitahang testigo. Ang mga suspek maging ang mga nasamsam na mga ebidensya ay dinala sa himpilan ng Aurora Police Station para sa dokumentasyon at tamang disposisyon para sa pagsasampa ng kaukulang kaso. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Balyada, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Tinatayang nasa 2,720,000 pisong halaga ng shabu ang nakumpiska mula sa isang high-value individual sa isinagawang anti-illegal drugs operation ng pinagsamang mga operatiba ng Camarines Sur PNP sa Barangay San Esteban, Nabua, Camarines Sur. Nito lamang ikapitong araw ng Hulyo taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel John King S. Calipay, hepe ng Nabua Municipal Police Station, ang sospek na isang lalaki sa alias Ala, 33 anyos, may asawa at residente ng Barangay Santa Cruz, Nabua, Camarines Sur. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Calipay, isinagawa ang nasabing operasyon mag-alas 5:30 ng umaga ng pinagsanib ng mga operatiba ng Camarines Sur PNP sa pangunguna ng Nabua MPS, Camarines Sur Police Provincial Drug Enforcement Unit, sa pakikipag-ugnayan sa PDEA Regional Office 5. Nakumpiska mula sa sospek ang 8 pakete ng pinaniniwalaang shabu na may timbang na 400 gramo na nagkakahalaga ng 2,720,000 piso.
Nasa kustudiya na ngayon ng Nabwa MPS ang sospek at mahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy ang pinaigting na kampanya laban sa illegal na droga at iba pang krimen ang isinusulong ng KNP upang mapanatili ang kaayusan at katahimikan tungo sa pagsulong ng bagong Pilipinas. Mula dito sa Legazpi City, Albay, ako ang inyong PNN correspondent, Staff Sergeant Irene Hanitria Abad, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Sinunog ng mga otoridad ang tinatayang 250,000 pesos na halaga ng marijuana sa Sitio de Guay, Poblasyon Kibungan, Benguet, nito lamang ikapitong araw ng Hulyo taong kasalukuyan. Naging matagumpay ang operasyon sa pagsisikap ng mga tauhan ng Kibungan Municipal Police Station at Philippine Drug Enforcement Agency na nagresulta sa pagkakadiskubre ng higit kumulang 1,250 na piraso ng fully grown marijuana plants sa land area na may sukat na 250 square meters at may kabuoang halaga na 250,000 pesos sa isang communal forest sa nasabing lugar. Samantala, wala naman umanong nahuling marijuana cultivator sa operasyon at kaagad sinunog ng mga operatiba ang mga nadiskubreng ipinagbabawal na halaman sa mismong lugar ng pagkakadiskubre habang dinala ng Kibungan PNP ang sapat na sample ng marijuana sa Regional Forensic Unit Cordillera para sa qualitative test. Mula dito sa Benguet Police Provincial Office, ako ang inyong PNN Correspondent Patrolman Rafin Judsoaya, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Isang matagumpay na by-bust operation ang isinagawa ng mga tauhan ng City of San Fernando Police Station kasama ang iba't ibang unit ng pulisya at pideya noong ikalima ng Hunyo taong kasalukuyan bandang alas 9 ng umaga sa Barangay Pagudpud, San Fernando, La Union. Nahuli sa operasyon si alias Henry, 32 taong gulang, may asawa at isang driver na residente ng Caybiga, Barangay 166, Caloocan City. Ayon sa ulat, si alias Henry ay nahulihan ng umigit kumulang 30 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 204,000 pesos. Ang droga ay nakalagay sa dalawang transparent na plastic sachet. Ang nahuling suspect ay dinala sa City Health and Wellness Center para sa physical at medico-legal na pagsusuri. Ang operasyon ay isang hakbang upang masugpo ang ilegal na droga sa rehiyon at masiguro ang kaligtasan ng mga mamamayan tungo sa mas maunlad na bagong Pilipinas. Mula dito sa Ilocos Region, ako po ang inyong PNN Correspondent, Police Staff Sergeant Robert Abella Jr., alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Mahigit sa 2.8 milyong halaga ng ilegal na droga ang nakumpiska sa isinagawang by-bus operation ng mga tauhan ng Bacolod City Police Station 4 sa dalawang individual. Sa Palutena Street, Capitol Heights 2, Barangay Villamonte, Bacolod City, nitong ikapito ng Hulyo, taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Captain Francis B. De Pascuat, Officer in Charge ng Bacolod City Police Station 4, ang mga suspetsado na sina alias Rolly, 21 anyos at naitalagang high-value individual at alias Lorraine, 25 anyos, isang street-level individual at mga residente ng Barangay 1, Bacolod City. Nasamsam ng mga otoridad sa mga suspetsado ang 31 heat-sealed sachet at 2 nut-tied sachet ng mga hinihinalang shabu na may timbang na humigit kumulang sa 420 grams at may standard drug price value na 2,856,000 pesos. Ang mga sospek ay kasalukuyang nasa kusudiya ng Bacolod City Police Station 4 para sa tamang disposisyon at maharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy ang malakas na koordinasyon at pagtutulungan ng mga otoridad at ng komunidad sa siyudad ng Bacolod upang labanan ang ilegal na droga at matiyak ang kaligtasan at katahimikan sa mamamayan. Mula dito sa Bacolod City Police Office, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Andrea Dominique de Palobos, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Arestado ang isang wanted person sa sinagawang operasyon ng Magsaysay Municipal Police Station sa Purok, Talisay, Barangay Cugon, Digos City, Davao del Sur, Hulyo taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Captain Rodrigo Dumangas Jr., Officer in Charge ng Magsaysay Municipal Police Station, ang suspect na si alias Pongkol, 33 anyos, isang driver na tinaguriang most wanted person sa nasabing lugar. Ayon pa kay Police Captain Dumangas Jr., nahuli ang suspect sa bisa ng warrant of arrest na inisyo ng Regional Trial Court 11th Judicial Region, Branch 21, Davao del Sur, at inihain ng pinagsamang puwersa ng mga tauhan ng Magsaysay Municipal Police Station, Digos City Police Station, Philippine Drug Enforcement Agency Davao del Sur at 2nd DSP MFC
Ang suspect ay nasa kustodiya na ng Magsaysay Municipal Police Station para dumaan sa tamang disposisyon at maharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na walang inirekomendang piyansa. Samantala, ang laban kontra kriminalidad ay patuloy na pinaigting ng Police Regional Office 11 sa pamumuno ni Regional Director Police Brigadier General Nicolas Dittore III, alinsunod sa kampanya ng Bagong Pilipinas na panatilihin ang kapayapaan at kaisan tungo sa pagsulong ng bansa. Mula dito sa Region 11, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Bernamil Lapus, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Nakumpiska ang kabuang 151 rims ng smuggled cigarettes sa isinagawang checkpoint ng magkasanib na tauhan ng RMFP 13, Trento Municipal Police Station at 1303 Maneuver Company sa Purok 7, Sitio Maitom, Langkilaan, Trento, Agusan del Sur. Kinilala ang mga naaresto na sina alias Sainuden, 32 taong gulang, alias Lanto, 27 taong gulang, driver, at alias Ali Daddy, 35 taong gulang at pawang mga residente ng Purok 14, Poblasyon Mungkayo, Davao de Oro. Batay sa report, ang mga nabanggit na suspek ay sakay ng isang unit na Rebaha at isang Kawasaki City 100 na na-flag down at nakita ang mga smuggled cigarettes na walang mga papel na ipinakita. Sa operasyon na kumpiska mula sa mga suspek, ang Canyon na 56 rims, New Orleans 3 rims, Bagong Aris 53 rims, Presidente 12 rims at 30 rims na Bagong Berlin na may kabuang halaga na 37,000 pesos. Nasa kustudiya na ngayon ng Trento Municipal Police Station ang mga naarestong suspek at mahaharap sa kasong paglabag sa Section 260 ng National Internal Revenue Code of 1997 at Republic Act 10643 o Graphic Health Warnings Law. Ang pagkumpiska ng pulisya sa mga ilegal na sigarilyo ay isang mahalagang hakbang sa pagpapatupad ng batas, pagprotekta sa kalusugan ng publiko at pagsuporta sa legal na industriya ng sigarilyo para sa ekonomiya ng bansang tungo sa isang ligtas na bagong Pilipinas. Mula dito sa Police Regional Office 13, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Grace Gibiaen. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Makalipas ang isang taon, matagumpay na naaresto ng mga operatiba ng Southern Police District ang suspek sa panggagahasa, kaugnay sa manhunt operation na naganap sa De Leon Street, Gatchalian Subdivision, Las Piñas City. Inissue sa suspek ng korte ang warrant of arrest na pinirmahan ni Presiding Judge Joan Gironella Gastroc ng Regional Trial Court Branch 98, Antipolo City noong March 9, 2023 dahil ito sa kasong rape under Revised Penal Code Article 266-A. Nilala ito ni Police Captain Ricardo Quebrantas Jr., Chief Intelligence Section SPD-MFB na si alias Greg, 26 anyos, nagtatrabaho bilang helper at nakatag na most wanted person. Sa mas pinaigting na kampanya sa mga wanted person ay isa ito sa patunay na hindi tumitigil ang pambansang pulisya na sugpuin ang mga taong nagkakautang pa sa batas. Mula dito sa Southern Police District, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Tony Veva, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Arestado ang isang lalaki sa kasong theft sa isinagawang hot pursuit operation ng mga tauhan ng DOS MPS sa Barangay Poblasyon, Datu Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte, nito lamang ikawalo ng Hulyo taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Samuel Roy Subsuban, Chief of Police ng DOS MPS, ang suspect na si alias Sam, 29 anyos, walang trabaho at residente ng Barangay Penditen, Datu Salibo, Maguindanao del Sur. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Subsuban, bandang alas 2 ng hapon nang makatanggap ng tawag ang naturang istasyon mula sa biktima tungkol sa insidente ng pagnanakaw ng motorsiklo sa harap ng MSU Dalican. Agad namang tumugon ang mga tauhan ng DOS Municipal Police Station at nagsagawa ng hot pursuit operation na nagresulta sa agarang pagkakaaresto ng suspect at pagkakarecover ng isang motorsiklong Honda CFT-125MRL na positibong pagmamayari ni alias Sony sa bisa ng notaryadong deed of sale. Ang naarestang suspect ay nasa pangangalaga na ng DOS MPS habang kasalukuyang inihahanda ang kaukulang kaso laban sa kanya.
sa pagkamit ng bagong Pilipinas ng kasalukuyang administrasyon ay may mithiing panatilihing payapa at ligtas na bansa katuwang ang hanay ng kapulisan na hindi mapapagod sa pagsasagawa ng operasyon upang mapanagot ang mga lumalabag sa saligang batas. Mula dito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Rodessa Gallego, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Road Safety Seminar, pinangunahan ng Regional Highway Patrol Unit 8 na ginanap sa Southern Leyte State University sa Sogod, Southern Leyte nitong nakaraang araw. Pinangunahan ito ng kanilang officer in charge na si Police Lieutenant Colonel Oliver V. Plana. Ginanap ang nasabing seminar para sa mga miyembro ng Regional Rescue Jamboree o RRJ. Umabot sa 76 ang naging partisipante sa nasabing seminar. Nalubos namang kinagiliwan ng mga ito dahil sa mga panibagong kaalaman na kanilang natutunan dito. Sa pamamagitan na mga ganitong aktibidad ay maibabahagi natin ang kahalagahan ng road safety. Ilan sa mga naituro dito ay ang mga batas trapiko na ipinatutupad sa kalsada, proper care and handling of motorcycle, defensive driving, troubleshooting at correct body posture. Lubos naman ang pasasalamat ng mga naging partisipante sa oras na ibinigay ng HPG para magturo ng mga kaparaanan sa ligtas na pagmumotor at ang dapat at hindi dapat gawin kapag nasa kalsada. Malaman namin kung paano gawin ang circle na hindi kami lalagpas, hindi mag-overshoot. Yung mga hand signaling, more knowledge talaga ang natutunan namin. Ito ang pinaka-memorable to na lugar. Yung knowledge sa ating oro nila talaga, absorb talaga. Mga hand signal, kung paano mo i-dalhin yung motor mo pag lalarga ka na, kung anong dapat mong unahin, anong gagawin. Actually, nagagamit ko na siya pag-overdrive dahil baka ng motor. Talagang may matutunan ka sa kanila. Ang Highway Patrol Group ay patuloy na magsasagawa ng ganitong aktibidad upang mabigyan ng kamalayan ang bawat individual sa tamang paggamit ng kalsada at maging ligtas ang bawat isa sa anumang aksidenteng maaaring maganap. Kami ang Highway Patrol Group, ang kakampinyo sa kalsada na patuloy na magbibigay ng serbisyong HPG. Dahil dito sa ating bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. At para sa iba pang balitang dala ng serbisyong HPG, dumutok lamang sa aming YouTube channel at Facebook page na Police News Network. Mula sa tanggapan ng kakampinyo sa kalsada at sa pamumuno ng aming butihing direktor na si Police Brigadier General J.R. Comigan. Ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Janine KLM Sorongon, para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Hindi na nakapalagpa ang isang lalaki na may dalawang warrant o pares sa kasong karnaping at robbery nang aresto ngayon ng Regional Highway Patrol Unit 10 sa pamumuno ng kanilang regional chief na si Police Colonel Christine S. Tan kasama ang PHPT Gingoog sa ikinasang joint manhunt operation. Sa tulong at suporta ng Presidential Anti-Organized Crime Commission nitong nakarang araw, kinilala ang top 3 most wanted person ng Cagayan de Oro City Police Office Municipal Level na si Elias Ulysses, 39 na taong gulang na taga Cagayan de Oro City. Nagbigay naman ng pahayag si Police Colonel Christine Estan sa nasabing operasyon. The Special Operation Team of Regional Highway Patrol Unit 10 led by Police Major Michael Elopre together with Police Captain Joseph Bichicano, the Provincial Officer of Provincial Highway Patrol Unit Gingoog City with the active support of Presidential Anti-Organized Crime Commission conducted a manhunt operation against the most wanted person of Cagayan de Oro City. A certain Ulysses was arrested by the team. The RHPU-10 served 2 warrant of arrest against said wanted person for the crime of carnapping and the crime of robbery. Asahan nyo magpapatuloy ang mga operasyon ng Highway Patrol Group kontra carnapping at pakikipag-ugnayan sa iba pang PNP territorial units upang panagutin ang mga taong may pananagutan sa batas at pagtugis sa mga kilalang top most wanted persons sa nasabing rehiyon. Ito naman ang paalala ng HPG sa ating mga kababayan. Paalala po sa lahat ng bumibili ng segunda mano ng sasakyan. Mag-ingat po tayo at maaari po kayong lumapit sa pinakamalapit na Highway Patrol Group sa inyong lugar. Nasa kustudiya ng Regional Highway Patrol Unit 10 ang suspect para sa dokumentasyon at tamang disposisyon habang inaantay ang pagharap nito sa korte. Sa anumang katanungan, reklamo o impormasyon, ang himpilan ng HPG ay palaging bukas upang kayo'y tulungan. Kami ang Guardian of the Highways, ang kakampinyo sa kalsada na patuloy na magbibigay ng serbisyong HPG dahil dito sa ating bagong Pilipinas. Ang gusto ng pulis, ligtas ka. At sa iba pang balitang serbisyong HPG, tumutok lamang sa aming YouTube channel at Facebook page na Police News Network. Mula sa tanggapan ng kakampinyo sa kalsada at sa pamumuno ng aming buting direktor, Police Brigadier General J.R. Comigada,
Ako ang inyong PNN correspondent Patrolman Mark Roland Periciano para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Tiklo ang isang lalaking street-level individual sa ikanasang by-bust operation ng mga otoridad sa may terminal ng Purok 5, Intake, Barangay Mabuhay, General Santos City, nito lamang madaling araw ng Hulyo 9, taong kasalukuyan. Ayon sa ulat, kinilala ni Police Brigadier General Percival Augustus P. Placer, Regional Director ng Police Regional Office 12, ang nahuling individual na si alias Ben, 26 anyos, tattoo artist at residente ng 13B Sueza, Barangay Fatima, General Santos City. Dagdag pa, nang magsagawa ng by-bust operation, ang mga tauhan ng General Santos City Police Office, Police Station 9 at PDEA Regional Office 12 ay nasamsam mula rito ang tatlong medium transparent plastic sachet nung pinaghihinala ang shabu at iba pang non-drug items. Mahaharap naman ngayon ang nahuling individual sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy pa rin ang ating kapulisan na mas paigtingin pa ang kampanya laban sa ilegal na droga at hinihikayat ang mga mamamayan na makipagtulungan sa otoridad upang mapanatili ang kayusan at katahimikan. Dahil dito sa Bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Police Regional Office 12, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Flora May Azares, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Walang maliit o malaking halaga pagdating sa pagtulong, lalo na kung ito'y galing sa puso. Kaya ating kilalanin ang mga police trainees na handang mag-alay ng dugo para sa mga nangangailangan. Bahagi sila ng PSBRC Class 2023-02 Bagsik Lahi na ngayon kasalukuyang nakadeploy para sa kanilang on-the-job training sa Northern and Southern Police District sa ilalim ng pamumuno ni Police Major General Jose Melencio Corpus Nartates Jr. Kamustahin naman natin si Police Trainee Rodolfo Cian Clyde Silos na likas na sa kanyang dugo ang pagtulong at ikalawang beses nang magdo-donate ng dugo. Ang importansya po ng pagdo-donate ng dugo ay para ma-replenish ang dugo sa ating katawan at matutulungan mo po yung mga taong na kailangan ng dugo. Especially, nabanggit po nila sir kanina, nila Doc, na ang mabibigyan po ng dugo natin ay yung mga dengue patients, cancer patients. Sa ilalim ng serbisyong pangkalusugan, blood donation drive ngayong umaga, nakalikom tayo na aabot sa 80 blood bags sa tulong na din ng Regional Medical and Dental Unit NCR sa pamumuno ni Police Colonel Jessimir Protasio at doctors and medical staff mula sa VRP Medical Center. Nawa'y patuloy po tayong maging bayaning police para sa ating mga kababayang nangangailangan ng dugo. Dahil sa Bagong Pilipinas, ang gusto ng police, ligtas ka! Tatak Bayaning Police, Tatak NCRPO. Bandang 1:40 ng madaling araw nang maaresto ng Bayugan City Police Station ang isang suspek sa nangyaring pagnanakaw sa community hospital nito lamang Hulyo 8 taong kasalukuyan.
Kinilala ang suspect na si alias Mike, 29 na taong gulang, binata at kasalukuyang naninirahan sa Green Village, Poblacion, Bayugan City, Agusan del Sur. Batay sa report, nakatanggap ng tawag ang Bayugan CPS mula sa isang security guard na humihingi ng tulong dahil umano sa insidente ng pagnanakaw na nangyari sa loob ng ospital na agad namang nirespondihan ng nasabing pulisya. Sa operasyon, matagumpay na nahuli ng mga rumespending tauhan ng Bayugan CPS ang suspect na nagtago umano sa itaas ng kisame ng nasabing ospital. Na-recover mula sa suspect ang pera na 2,035 piso, isang unit ng Rusi motorcycle na walang kaukulang dokumento, isang kutsilyo ng kusina na siyang ginamit ng suspect upang makapasok at makalabas sa kisame ng ospital. Nasa kustodiya na ngayon ng Bayugan CPS ang naarestong suspect para sa kaukulang disposisyon. Mula dito sa Police Regional Office 13, ako ang iyong pen and correspondent, Patrolwoman Karen A. Malilin, alagad ng batas, taga-Taguyod ng Balitang Pulis. Arestado ang top 7 most wanted person municipal level matapos ang matagumpay na manhunt operation na ikinasa ng kapulisan ng Libungan Municipal Police Station sa bahagi ng Barangay Kapangi, Libungan, North Cotabato. Kinilala naman ang naarestong suspect bilang alias Dick, 22 years old, isang mekaniko at residente sa nasabing lugar. Isinagawa ang nasabing operasyon ng mga operatiba mula sa Libungan Municipal Police Station sa nasabing lugar matapos makumpirma ang pinagtataguan ng wanted na suspect. Naaresto si alias Dick dahil sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong statutory rape na inissue ni Presiding Judge ng Regional Trial Court, Subjudicial Region Branch 18 ng Mid-South North Cotabato na walang inirekomendang piyansa. Ang naarestong suspect ay agad naman dinala sa tanggapan ng Libungan Municipal Police Station at kasalukuyang namamalagi sa custodial facility ng nasabing tanggapan habang hinihintay ang commitment order nito mula sa korte. Mula dito sa North Cotabato Province, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Gio Batong Bakal, alagad ng batas, taga-Taguyod, Balitang Pulis. Arestado ang isang lalaki dahil umano sa pagbebenta ng illegal na droga sa Purok Mountain View sa Zone 3, Barangay Santa Monica, Puerto Princesa. Kinilala ang suspect na si alias Ray, 21 anyos at nakatira sa Zone 9, Barangay Irawan, Puerto Princesa. Ang transaksyon ay naganap sa isang bahay sa Santa Monica kung saan sila'y makikita ng kanyang pagbebentahan. 2 pakete agad ang nabili dito, pero bukod dyan tumambad bang isang bulto ng hinihinalang shabu nang siya ay kapkapan. Witness nilang po, mayroon pa ba itong laman? Hoy. Bulto? Isang bulto. 1G. Aminado si alias Ray ay gumagamit na illegal na droga. Aabot sa 8.04 grams ang kabuang timbang na hinilalang illegal na droga ang nakuha kay alias Ray. May market value ito na aabot sa 36,000 pesos. Sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 na may kaugnayan sa pagbebenta, pangalaga at paggamit ng illegal na droga, ang kasong kanyang aharapin kung sakali man positibo ang lahat pag ito'y sinuri ng crime lab. Mahalagang pangalagaan ang seguridad at kapakanan ng ating komunidad. Ang pagpapatupad ng batas at pagrespeto sa mga regulasyon ay mahalaga upang mapanatiling ligtas ang ating lipunan. Mula dito sa Calapan City, Oriental Mindoro, ako ang iyong PNN Correspondent Patrolwoman, Eloisa Joy V. Peredo, alagad ng batas, taga-Taguyod ng Balitang Pulis. Isang high-value individual matapos magsagawa ng operasyon ang Kidapawan City PNP sa Barangay Poblasyon, Kidapawan City, North Cotabato nito lamang Hulyo 5, taong kasalukuyan. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Dominador L. Palgan Jr., Chief of Police ng Kidapawan City Police Station, kinilala ang suspect sa alias Dong, 39 anyos, binata, walang trabaho at residente ng nasabing lugar. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Palgan, bandang alas 12:58 ng gabi, nang magsagawa ng operasyon sa pagsanib puwersa ng mga otoridad sa pangungunan ng Kidapawan City Police Station, katuwang ang Regional Mobile Force Battalion 12 at Regional Special Operations Group 12 dahilan sa pagkakaaresto sa kay alias Dong. Nakumpiska mula sa suspect ang 8 pakete ng hinihinalang shabu
na may kabuuang halaga sa standard drug price na 29,545 pesos. Suspect ay nabasahan ng constitutional right sa kanyang dialektong naiintindihan at nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at kasalukuyang nasa kustodiya ng Kinapawan City Police Station para sa tamang disposisyon. Tuloy ang ating mga kapulisan sa pagpapatupad ng mga programa kontra kriminalidad sa bansa upang mabigyan ng maayos ang payapang pamumuhay ng ating mga mamamayan sa bagong Pilipinas. Mula dito sa Rayon 12, Coronada City, South Cotabato, ako ang inyong Police News Correspondent, Patrolwoman Emelu Pedroso, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Arestado ang dalawang high-valued individual sa isinagawang drug buy-bust operation ng San Mateo Police. Ang mga naaresto ay nakuhanan ng droga na nagkakahalaga ng 346,000 pesos at isang improvised na baril. Kinilala ni Police Colonel Felipe B. Maragon, Provincial Director Rizal PPO, ang suspect na sina alias Marlon, 43 anyos, residente ng Marikina City, at alias Raven, 27 taong gulang na residente ng San Mateo Rizal. Nakumpiska mula sa mga suspect ang 2 pirasong plastic sachet at 2 pirasong plastic bag na naglalaman ng hinihinalang illegal na droga na may timbang na humigit kumulang 51 gramo na may tinatayang halaga na 346,800 peso. Isang piraso ng sling bag at isang pirasong 500 peso bill na buy-bust money. Nakumpiska rin sa kanila ang isang improvised na baril, isang piraso ng caliber 22 na bala, isang piraso ng caliber 9mm na bala at isang piraso ng 5.56mm na bala. Samantala, ang mga naarestong suspect ay kasalukuyang nasa kustodiya na ng San Mateo Custodial Facility at naharap sa mga kasong paglabag sa RA 9165, A Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 at RA 10591, A Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ayon naman kay Police Colonel Maragon, ang Rizal Police Provincial Office ay hindi titigil sa pagsugpo sa mga personalidad na sangkot sa illegal na droga at mas paiigtingin pa ang kampanya laban sa iba't ibang uri ng kriminalidad sa lalawigan ng Rizal. Upang mapalakas ang layunin ng pagkakaroon ng mas mapayapang bayan tungo sa kaunlaran. Mula dito sa Calabarzon, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Jeffy Marie Famoso, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Nakumpiska ang tinatayang 54,400 pesos halaga ng shabu sa isinagawang drug buy-bust operation ng Regional Drug Enforcement Unit 9, Zamboanga del Norte Lead Unit, sa kooperasyon ng mga miyembro ng Zamboanga del Norte PDEA nito lamang ay 5 ng Hulyo taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Colonel Rainier P. Diaz, Officer in Charge ni Zamboanga del Norte Police Provincial Office, ang suspect na si alias Moymoy, 34 na taong gulang, lalaki, may asawa, walang trabaho at residente ng Barangay Gulayon, Dipolog City, Zamboanga del Norte. Nakumpiska sa suspect ang 4 na heat-sealed plastic sachet na hinihinalang shabu at may timbang na 8 gramo na tinatay nagkakahalaga ng 54,400 pesos, isang 500 peso bill na ginamit bilang buy-bust money, 7 peke na 1,000 peso bill bilang boodle money at iba pang mga kagamitan. Mahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o kapag ito ay napatunayang nagkasala. Ang mga nakumpiskang ebidensya ay nasa kustodiya ng Zamboanga del Norte Provincial Forensic Unit para sa agarang pagsusuri, samantalang ang suspect ay dinala sa Dipolog CPS para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Patunay lamang na ang pambansang pulisya ng Pilipinas, katuwang ang ibang ahensya ng pamahalaan, ay hindi nagpapabaya sa kanilang sinumpang tungkulin na huliin ang mga taong tiwalag sa batas, mapanatiling ligtas ang komunidad at ipatupad ang kapayapaan ng bansa para sa umuunlad na bagong Pilipinas. Mula dito sa Zamboanga Peninsula, ako inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Amijin Cortez, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Timbog ang 2 babae sa ikinasang buy-bust operation ng mga personnel ng Regional Police Drug Enforcement Unit at Coron Municipal Police Station sa koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office. Nangyari ang operasyon sa Upper Sinamay Road, Barangay Poblasyon 1, Coron, Palawan noong ika-6 ng Hulyo taong kasalukuyan.
Sa naturang operasyon, arestado ang dalawang drug suspect na kinilala bilang si alias Tere, 46 na taong gulang pansamantalang naniniraan sa Barangay Poblasyon 5, Coron, Palawan, at alias Rufa, 27 taong gulang residente ng Barangay Poblasyon 6, Coron, Palawan. Bago ang pagkakadakip sa mga suspect, nabilhan muna ang mga ito ng isang maliliit na pakete na naglalaman ng pinaniniwala ang shabu. Nakuha pa sa posisyon ng mga ito ang isang sisidlan ng barya na kulay navy blue na may lamang isang maliliit na pakete na naglalaman ng pinaniniwala ang shabu na nagkakahalaga ng 13,500 pesos. Nakuha pa sa mga ito ang isa pang wallet na kulay puti na may lamang siyam na pakete ng pinaghihinalaang iligal na droga na nagkakahalaga rin ng 13,500 pesos. Nabawi rin sa mga ito ang peke na pera na ginamit bilang buy bust money. Samantala, nasa kustudiya na ng Coron MPS ang dalawang arestadong drug suspect para sa tamang disposisyon. Ang patuloy na pagsugpo sa kriminalidad ukol sa iligal na droga ay bunga ng programa ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at sa pagkakaisa ng ating kapulisan at komunidad tungo sa pag-unlad ng bagong Pilipinas. Mula dito sa Calapan City, Oriental Mindoro, ako po ang iyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Abigail B. Datu, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Timbog ang isang lalaki sa pangunguna ng Regional Police Drug Enforcement Unit 1 matapos itong maaresto sa kanilang isinagawang anti-illegal drug buy bust operation nito lamang nagdaang Sabado. Bandang 4:17 ng madaling araw nang maaresto ang individual kung saan nakuha dito ang mahigit kumulang na 100 gramo ng hinihinalang shabu na may estimated market value na 680,000 piso. Bukod sa mga ito, nakumpiska din ng mga operatiba ang isang 500 peso bill, 25 piraso ng 1,000 peso bill, isang Oppo smartphone, isang blue lighter, isang black coin purse at isang pula na Honda Click motorcycle. Samantala, nangangako naman ang buong kapulisan ng Rehiyon 1 na patuloy nilang gagampanan ang kanilang tungkulin nang sa gayon ay wala ng pamilya at buhay pang masira nang dahil sa mga ipinagbabawal na gamot. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN Correspondent Patrolman Bill John Cumilang. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Magandang hapon po. Ako po si Police Captain Wilson Ginagales, ang Chief Operation ng Regional Highway Patrol Unit, Mimarupa. Nandito po kami ngayon sa kahabaan ng National Highway ng Oriental Mindoro. Napapatupad po kami ng Intensified Anti-Carnapping Law, PD96, RA4136, sa pamumuno po ng aming Regional Chief, Police Colonel Anid Yu Mangilin. Pinapanatili po natin ang ating kalsadaan ng maayos at ligtas ang ating mamayan. Ikinasanga ng Regional Highway Patrol Unit, Mimarupa, ang Intensified Anti-Carnapping Operation at pagpapatupad ng mga batas trapiko sa kalsada. Mga ganitong operasyon ay araw-araw nang isinasagawa ng HPG Mimaropa sa iba't ibang kalsada sa nasabing rehiyon. Layunin nito na mas palaganapin pa ang kaayusan at kaligtasan ng ating mga kalsada at mga kababayan nating motorista. Kasabay na rin dito ang pagbibigay ng disiplina sa mga patuloy at paulit-ulit na lumalabag sa mga batas trapiko sa kalsada. Sa operasyong ito ay binigyang diin din ang pagpapatupad ng Presidential Decree No. 96 o Unlawful Use of Sirens, Blinkers and Other Similar or Flashing Devices. Ngunit sino nga ba ang mga autorisado na pwedeng gumamit ng mga bagay na ito? Alamin po natin ang tamang pagkabit. Kung sino po ang narapat magkabit ng PD96, ito po ay narapat lamang po sa PNP, fire at sa ambulansya. Kung kayo po hindi nabanggit under ng PD96, hindi po kayo pwedeng magkabit ng gayto mga lead lamp o fog lights na nakasilaw po sa mga motorista at delikado po upang makaiwas po tayo sa mga disgrasya sa daan. Ang operasyong ito ng HPG Mimaropa ay nakapagtala naman ng 43 traffic violation tickets na binubuo ng 32 temporary operators permit o TOP at 11 traffic citation tickets o TCT ang naibigay sa mga pasaway na motoristang lumabag sa iba't ibang batas trapiko sa kalsada. Samantalang isang motorsiklo naman ang na-impound ng HPG at 3 LED lamp naman ang nakumpiska sa nasabing operasyon. Sumunod sa batas trapiko, yan ang paalala ng HPG sa lahat ng mga motoristang gumagamit ng ating mga kalsada. Dahil ang kaligtasan mo at kaligtasan ng iba pang gumagamit ng kalsada ay nakasalalay sa disiplina at tamang paggamit nito. Asahan yung mananatiling masigasig ang HPG sa gampanin na palaging handang ipakita sa ating mamamayan na ang pagsunod sa batas at pagtutulungan sa lahat ng panahon ay kinakailangan para sa ikauunlad ng bansa at pagbabago ng ating lipunan. Kami ang Highway Patrol Group, ang kakampinyo sa kalsada na patuloy na magbibigay ng serbisyong HPG dahil dito sa ating bagong Pilipinas. Ang gusto ng pulis, ligtas ka. At sa iba pang balitang serbisyong HPG, tumutok lamang sa aming YouTube channel at Facebook page na Police News Network.
mula sa tanggapan ng kakampinyo sa kalsada at sa pamumuno ng aming buting direktor, Police Brigadier General J.R. Cumigada. Ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Mark Roland Periciano para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis.